Paano kumita ng pera ngayong 2022 sa photography? So ngayong 2022, hindi na lang yung services ang pwedeng mong paraan para kumita ka ng pera, no? So dahil sa mga technology, meron na tayong mga bagong venture para kumita tayo ng pera at magkaroon ng opportunity. For today's video, I will share you some old ways na profitable pa rin at mga new ways para kumita ka ng pera sa photography. Pero disclaimer lang, etong mga ways na to, hindi siya ganun kadali, no? Hindi siya ganun ka-easy na kikita ka agad ng pera. So, kailangan mo ng time, kailangan mo ng mahabang pasensya, kailangan mong pag-aralan, at kailangan mong isipin kung ano yung mga ways na pwede at bagay para sa iyo. So, let's start. Una is yung affiliate marketing. So, ano ba yung affiliate marketing? Ito yung paglalagay mo ng link sa mga posts mo, no? Let's say meron kang Facebook page, YouTube channel, meron kang sariling website. Pwede mong i-post yung link ng product or services, and once na meron mag-purchase dun sa link, magkakaroon ka ng commission. Paano magkaroon ng affiliate marketing? So pwede kang mag-sign up sa mga affiliate marketing website at makapag-start ng journey mo sa affiliate marketing. The next one is the photo editing. So marami pa rin mga tao na tinatamad na mag-edit, or siguro wala lang talaga silang time na mag-edit ng photos nila. No? So kung ikaw meron kang knowledge sa Photoshop or Lightroom at marami kang time na mag-edit at mahilig ka rin mag-edit, no? Pwede kang mag-apply sa kanila at pagkakitaan yung hilig mo sa pag-edit ng mga photos. So number 3 is online workshop. No? So marami pa rin mga tao ngayon na nakastuck sa bahay at medyo bored na sila, no? So ito na yung opportunity mo kung isa kang expert sa isang field ng photography, kung expert ka sa flat lay, kung expert ka sa product photography, sa food, pwede kang mag-conduct ng workshop mo online. Pwede kang gumamit ng Zoom, pwede kang gumamit ng Facebook page, pwede kang mag-Facebook Live, or kung meron kang YouTube, pwede kang mag-start ng YouTube Live. Number 4 is stock footage, no? Ito medyo luma na siya, no? Medyo matagal na siya, pero profitable pa rin siya, no? Marami pa rin kasi yung nagda-download, marami pa rin yung nagsasubscribe sa mga stock footage agency, no? Stock, ano ba tawag doon? Stock footage website na marami yung nagda-download, maraming mga previews, maraming natutuwa sa mga stock footage kasi madali na lang, no? Accessible kapag may kailangan silang mga stock photos or videos, dun na lang nila kinukuha. So marami pa rin nag-a-avail at marami pa rin opportunity para sa'yo. Next is yung photo contest. Aside sa sisikat ka, kapag nanalo ka, no, pwede rin maging way ito para kumita ka ng pera, no, sa mga prizes, no. So marami pa rin mga photo contest online na pwede kang mag-join at isend mo yung pinaka-the best mo na bagay dun sa concept ng contest nila. So, number 6 is the YouTube. So, kung meron ka ng YouTube, ituloy mo lang yan, no? So, pinaka-basic na way para kumita ka ng pera is yung ads, no? Pero kailangan mo lang makumpleto yung minimum requirements nila, na which is yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Kapag na-accomplish mo na yun, no, pwede nang ma-monetize yung channel mo. Pero aside doon, aside sa ads, no, pwede ka rin maging brand ambassador, pwede ka rin mag-review ng mga product at ibenta mo yung mga product na papadala sa'yo. Pwede ka rin magkaroon ng sponsorship. So next thing, number 7 natin, no, ito medyo bago to, no. Ito yung mga tinatawag na on-demand photography platform. Merong mga on-demand photography app na pag kailangan mo ng photographer, dun ka na lang magbubook, no. So pwede kang mag-apply dito as a photographer and pwede kang makakuha dito ng regular na gig or na project. So kung hindi mo pa napapanood yung review ko sa isa sa mga on-demand photography platform, click mo lang tong link na to. Before tayo pumunta sa last, so kung gusto mo tong mga ganitong content, no, don't forget to subscribe. Para mapagpatuloy pa natin yung mga ganitong valuable content at marami pa tayong matulungan na ibang pang mga viewers. So yung last way natin sa list is yung NFT. Ito yung pinakabago, no. Actually, bago lang din sa akin to, no. Bago ko lang to na nalaman, no. Pero to 2021, marami nang kumita dito. Marami nang naging successful dito. NFT, basically, magbebenta ka ng art or photography na ang kapalit is cryptocurrency, no. So ano ba yung mga cryptocurrency? Bitcoin,
Ethereum, SLP, kung pamilyar ka doon, ganun yun. Ang kagandahan lang dito, no, since bago siya, no, hindi pa siya ganun ka-saturated, pero marami na rin yung mga naging successful at medyo maganda yung kitaan dito, no? So, kaya mong kumita dito ng 1 Ethereum, no? Depende sa galing mo, depende sa ganda ng artwork mo. So, ang 1 Ethereum, ang equivalent niyan is 150,000. Ngayon, hindi ko alam bukas, hindi ko alam susunod na mga araw or buwan. Imaginin mo, isang account lang o isang masterpiece mo lang, pwede ka nang kumita ng ganung halaga. Kung tinatanong mo ngayon kung lahat ba ito ginagawa ko, lahat ba ito pinagkakitaan ko, no? Well, ang sagot ko is no. Yung iba lang siguro dito na ginagawa ko. Pero sabi ko nga kanina, no, sa simula ng video na ito, no, sa mga ways na ito, kailangan mong pag-aralan, kailangan mo ng time, at kailangan mo ng mahabang pasensya. No? Pero kapag naging successful ka na dun sa isa sa mga way na yun, no, pwede kang mag-move sa susunod na ways. And kung meron ka pang ibang alam na way paano kumita ng pera sa photography or kahit sa videography, no, share mo naman dito. Kung nagustuhan mo tong content na to, don't forget to like. I-follow mo na rin ako sa Instagram. So, andito yung link sa baba. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. Maraming salamat for watching, for tuning. And see you again sa susunod pa nating mga video.